Nagkansela ng pasok sa eskwela ang ilang LGU sa Metro Manila dahil umano sa volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Pero itinanggi ng PVOX at PAG-ASA na yan nga ang dahilan ng smog sa NCR. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Ganito ang eksenang bumungad sa Metro Manila umaga ng Biyernes. Makulimlim at mausok ang paligid. Kasabay niyan ang pagbugari ng volcanic gas ng Bulkang Taal na nagresulta ng volcanic smog. Volcanic smog ang tawag sa hazy mixture ng volcanic gas, oxygen sa atmosphere, moisture, alikabok at sikat ng araw. Marami tuloy LGU sa NCR at kalapit na mga syudad ang nagkansela ng klase. Inakala rin ng ilang netizens na mula sa usok ng Bulkang Taal ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. Pero mismong PAG-ASA at PVOX na ang nagsabing hindi pa umaabot sa Metro Manila ang volcanic smog ng Bulkang Taal. Ang bababang kalidad ng hangin na meron daw ngayon ay dahil lamang sa natrap na polusyon sa kalupaan. At tinatawag daw itong thermal inversion. May difference lang po ng temperatures yung surface at yung atmosphere. So ang nangyayari po niyan is compared sa surface, mas may init po yung temperature sa atmosphere. So, ang nangyayari po niya, yung particles po na dapat umaangat further is natatrap po nitong mainit na atmosphere. Ang particles na natatrap sa hangin ay pwedeng usok, pollution o volcanic aerosols. Pero mismong DENR na rin ang nagsabi, base sa kanilang air quality measurement simula kahapon, pollution o usok mula sa mga sasakyan ang dahilan ng pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. It's very unlikely na aabot yung volcanic smog from Taal Volcano all the way to Metro Manila dahil sa prevailing wind directions natin, which is towards the southwest or west. So imposible po na mapupunta po yung fog from the south towards the north. Sa ngayon, ang mga lugar na nasa immediate vicinity ng Taal Volcano ang pinaka-apektado ng volcanic smog, partikular sa Batangas at mga barangay at munisipalidad kalapit ng Taal Caldera. Wala naman din daw dapat ipangamba ang mga naninirahan malapit sa Bulkang Taal dahil hindi pa nakikita ng PVOX na titindi ang mga aktibidad ng bulkan. Pero pinapaalalahanan pa rin ang publiko na mag-ingat sa VAG dahil delikado pa rin ito sa kalusugan ng tao. Pinapayuhan na gumamit ng N95 face mask, uminom ng maraming tubig para maibsan ang paninikip ng dibdib at kung maari, lumayo sa pinagmumulan ng VAG. At kung hindi naman kinakailangang lumabas ay manatili na lamang sa loob ng bahay. Mobile Journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.